Ayan na. So, mag-weekend trip tayo sa Boracay. Let's go and join us. Hello! Welcome again to our room. So, first time ko mag-check-in sa Henang dito sa Boracay. And mukhang mauulit kasi the room rate, itong room na to, around 14,000 pesos per night. So, reasonable yung presyo. Kasi mahilig ako mag-check-in dun sa ibang hotel na 5 stars din. Doble yung price. Pero as you can see, yung room niya, dito muna tayo sa CR. O, diba? Super bongga din. Malaki yung bathtub. And may luggage area, may pachinelas. Maganda yung kama at may paganito pa, oh. See. At ito yung nagustuhan ko. Personalized! May ganito pa. Ay, nagbayad po kami, ha? Actually, prepaid na po ito. And may pa-chocolates. And of course, the view. Welcome to Boracay! Hi! Ayan, pagdating nag-swimming na agad kami dito sa Diniwid Beach. Pero medyo malungkot ako kasi malumot. Ayan o. Even sa Station 1, malumot. So hopefully bukas, mas maganda yung tubig. So maghahanap naman kami ng kakainan for dinner. Ano ba yung reason ba't malumot? Ha? Anong reason ba't malumot? Hindi ko alam. Bakit pumalumot? Bakit nagkakalumot? Pero sabi, yung lumot na yan, yung nagpapaganda ng sand ng Boracay. Totoo ba yun? Ang sabi daw, pag maraming lumot, ibig sabihin maraming nalinis. Ah, maraming nalinis. Eh, anong reason pag may lamat? Ha? Pag may lamat. Lamat? Lamat yung relasyon. May happy hour here at Chicha's. So cocktails and order kami ng chicken wings. Okay na siya ha, for 150 pesos. Fresh. Pag umorder ka, tsaka palang ipiprito, hindi makapal yung breading and it's very tasty and affordable. Ito is parang 280. Ilang pieces? 10. 10 or 12. Pwede na. Pwede na. Tsaka hindi na sa market. And you get the best view. Dinner at Island Chicken dito sa D-Mall. So ito, sisimula namin with the Molo Soup. Pansit Molo, parang Iloilo inspired tong restaurant na to eh, kasi may kansi din sila. But, diba? Kasi yung ano, inasal. So Ilonggo siguro yung owner. Ang favorite namin kumain dito, it's affordable and masarap yung food. So we'll enjoy our dinner. Yung chicken. Yung chicken inasal. Hintayin pa namin yung chicken inasal. This is the mango coconut shaved ice. And it has toasted shaved coconuts. Oh. And as you can see, the color is very natural too. Parang bingsu. Eh, di ba yung halo mangoes? Ha? Ice cream? Hindi, eto kasi akala ko almonds, pero yung pala toasted coconut. Lasang susya.
Bukas tikman natin yung ano, watermelon. Ay. Ayun o, mukhang masarap. Gusto ko nga matigan nun eh, kaso nakapahiya. Breakfast! Laila Beach! Hello, good morning! Having breakfast and look at our view. Ito ang sarap ng ube pandesal nila. It has cheese and ube paste inside. Dip it in butter. Ano ata to, calamansi muffin? Hello! It's a beautiful sunny day in Boracay. And ayan o, gumaganda na yung tubig. Bumabalik na yung pagka-blue niya. Kasi kahapon, low tide. It's still low tide, but hopefully, after lunch, tumaas na yung tubig, and I'm going to swim in the after. Ceviche, calamari, and oysters. Dito to sa Epic, kumain natin yung calamari. Okay lang. Medyo makapal lang yung breading. Pero maganda yung presentation. Ito naman, fish ceviche. Parang kinilaw. Good. Masarap. Gusto ko yung hindi siya matamis. Ito, oysters with ginger and leek. Sarap din yan. Sarap naman dito. Ito lang nakapalan ako sa breading, pero masarap naman siya. Sarap yung dip, and of course you get a nice view of the beach. Lunch! Part 2 at pamana here in Boracay. Of course, ang kanilang famous na squid ink crispy pusit. First time mo matitikman yan. Anong say mo? Paano binagawa ito? Squid ink yung labas. Pina-fry mo na tapos after that? Hindi. Yung batter ng calamari may squid ink. Nagustuhan mo? Di ba yan ang specialty ng pamana? And hi to Happy! Ang bongga ng pamana dito. Look at the beautiful view. Ito, tinupig na manok. Magkano yan to? 70? O, diba? Mahal din naman ang puturo sa Boracay. Sarap. Inog yung saging. Inog yung saging. Tsaka in fairness ako, malaki siya. Tsaka hindi makapal yung balak. Nag-love it. For oysters, and they have this one is fried oysters, complimentary bread, and this is calamari.
with black aioli. The fried oysters. Hintayin namin yung baked oysters. Ahi poke and frozen margarita while people watching here at Jammers. Nasaan tayo? Nasa Burakan. Mi Damjong Korean Restaurant. Dahil na-miss na namin ang Korean food. Side miss, dishes. Anong na-miss sa Korean? Kimchi. Ako never ako kumain ng kimchi, diba? Pero dun sa Korea. Yeah, you will eat kimchi. And the owner is Korean. Ayun siya. Yung difference. Mukhang authentic dito, no? So, gochujang. Sesame oil and dun sa hot pot jalu-jaluin na. Try. Asa super inlet nito. Good. Authentic. Diba? Sarap. Nasa authentic. Kung nagsasawa ka na dun sa mga usual Boracay eats mo dyan, o diba? Mag-Korean. And halos lahat ng kumakain dito, puro Koreans na tourists. Korean fried chicken. And this is mackerel. Ang laki. So, so far, you tried durian. What else? Mango? Mango, durian, matcha. So, which one do you like? Pinakagusto ko yung durian kasi favorite ko durian. Okay. Condensed milk. Condensed milk. Lagyan natin itong red bean. Red bean, no? Beans. Mukhang malagkit ko. Ito na lang ako. Iwasan ko na yung calories. Masarap with condensed. Kasi na-enhance eh. I really must try the game for us. We ordered one more watermelon. Lagyan natin ng condensed. Champorado. Swim time! The water is nice today. We borrowed a banig. Ang hangin.
So ang lamig ng tubig. Kaya ayan, nakikilabutan ako. But thankfully, hindi na malungot today. Kaya maganda yung tubig. Pinagbigyan ako. Kasi it's our last day. Ito na yung mga kinain. The past few days. Hello! Ayun yung room namin. Nandun sa kanta. Ayun! Saan dyan? Ayun sa kanto. Pinakataas tapos nandun sa sala. And maganda yung location ni Tanghen and Prime kasi before, dun kami sa Lynn nagstay, nasa may dulo. Nasa gitna naman ito. So konting lakad, ayun na yung grotto. So yung mga seafood dito medyo mahal kahit dito sa Palengke. The reason behind that, hindi naman kasi porket isla ang Boracay, dito na sila nagka-harvest ng seafood, hindi po. Galing pa din sa mainland, so tinatransport papunta dito sa island. Kaya talaga medyo mahal. So kung medyo price or budget conscious ka, makakatulong na magtanong ka muna bago ka umorder or bago ka magpaluto para hindi ka nagugulat sa presyuhan or sa bill. Taba. May picho ko nun. Rice flour. Then you pan fry it until crisp. Ang different sa maruya. Ang maruya, buo. Buong saging. Ito may kakanino. Ito. Saan mo gawa to? Dito ginagawa. Ito mo. Suman sa kata. And this is bibingkang malagkit. Yung traditional talagang bibingka na bigas. Nararamdaman ko yung galak ko. And yung kutsinta. Ito talaga, alam na alam mong local market. Kasi yung pwesto ni Kuya, yung pagtapos ka na mamalengke, ito na yung daan eh. Sarap din at siya daw mismo gumagaw. Yummy. Alam mo yung kutsinta, hindi ko naman masasabing napaka-special pero yung nyog, lasang lasa kong bagong kayod. So fresh. Ano talaga, ang sarap pumunta sa Palengke, dun sa local market na hindi yung pang-turista. So next, bumalik tayo sa, saan tayo babalik? Sa beachfront. Chill tayo. Kasi we still have the entire day for ourselves. Having lunch at True Home. Mint, sarap. Mint cucumber mo dito. Good. Salt and pepper squid. Ito, natataki. Tuna poke. And laksa. Mm.
good. Medyo nakakatamad. But the flavor is there. Calamari. Fresh ang lasa. Masarap ito. Nakatabang na. Pero masarap. Hingi tayo ng patis. We're going to enjoy our lunch here at True Home. Last year lang to, no? Are you left-handed or right-handed? Right-handed. So ito yung remote, meron po tayong accelerator. Ito yung baba. And then meron po siya tatlong buttons. Ito sa spoonful po fittings lang. Hindi naman ito yung kailangan natin. So ito yung speed up and then low speed. Minus and then press. So kailangan natin dumapa. And then shift, minus, press. Gently lang po yung press natin. And then huwag na natin bibitawan. Ha, hindi bibitawan. Parang kung pinusto po yung takoy. Nakadapa-dapa. Dapa lang po muna, first position natin. Okay? So, habang nakadapa po tayo, pwede po tayong mag-add ng speed para mas mabilis. Pero hindi binibitawan yung baba. Huwag natin bibitawan siya. Kung kung nakadapa ng speed po, kapag binitawan kasi titi. Ganyan. Ganyan. Three side, hawak po. Pero huwag natin bibitawan pa rin yung trigger siya. Always. Ako mahirap pala to. Kasi ito lang. Ganyan. Okay, on. Hawak po tayo. Yan. So, habang tumatakbo po siya at ito ng speed, so yung turning natin yung ito lang yan. So, at pipindutin yung right, last lang po tayo. Para sa sir hanggang legs, kung alam na po siya, ang natin matapos na yung level 7, 8, and 9. Our last meal before we go to the airport. Say hi. Italian food, pizza, pasta, wine, rum coke for Larry, and of course the beans.